Masyado ng high-tech ang panahon ngayon. Mula sa mobile phones, laptops at iba pang paraan ng pag-i-encode ng mga salita at pagkuha ng litrato, mangilan-ilan na lang ang gumagamit ng makinilya at manual camera. Pero kahit konti na lang sila, hindi raw nila ito pagpapalit sa anumang bagong teknolohiya ang yamang ito. May news to go si Joseph Morong. Computer. Type machine. Sa panahon ng high-tech laptops at tablet computers, meron pa nga bang pumapansin sa lumang makinilya. Halos 200 taon na ang teknolohiyang ito, ang typographer ang binansagang unang typewriter. At sa paglipas ng panahon, nagbago ang disenyo at anyo nito. Mula sa writing ball noong 1800s hanggang sa electronic typewriter noong 1900s. Lahat ng bagay, lahat ng makina dumadaan sa isang evolution. Nagkakaroon ng mga prototypes na dahil sa pangangailangan for business communication, formal documents. Malaki naging papel ng typewriter. Ang teknolohiyang gamit sa pagsusulat at pagtatala ng impormasyon noon, may gumagamit pa nga ba sa panahon ngayon? Itong Abril, lumabas ang balitang magsasara na ang Goodrich & Boyce sa Mumbai, ang huling manufacturer ng typewriter sa mundo. Uubusin na lamang daw ang natitirang 500 stock ng typewriter bago ito tuluyang magsara. Pero dito sa Pilipinas, may mga gumagamit pa rin ng makinilya. Dito sa Civil Registry Office ng Quezon City Hall, maririnig pa rin ang maingay na tunog ng typewriter. Ito kasi ang gamit ng mga empleyado sa paglalagay ng detalye sa registry forms. Mano-mano man ang pagka-type, mas madali raw ito kesa gumamit ng computer. Kailan typewriter ang gagamit yung mga pilapan? Because hindi namin na ipoprograma yan sa computer. Ang mga clerk dito di raw ipagpapalit ang 22 taong pagsasama nila ng typewriter sa mga computer. Pag computer, medyo mahirap dahil marami pang gagawin tsaka gagalawin mo. Pero sa typewriter naman, pag pinasok mo ang isang papel, natatype na kaagad. Sana naman magwalain yung typewriter. Paano yung mga dokumento natin, mga old form natin? Itinatype talaga yun, hindi mo pwede sa computer yun. Sabi ng mga eksperto, darating ang panahon na mamamatay at mawawala ng silbi ang makinilya. Kayang gumawa ng mga programs. Eventually, kaya nating i-design ang technology na kung saan magagawa ng computer ang lahat na nagagawa ng typewriter. Mawawala talaga ang typewriter. Kung nagkataon, wala na nga ba sa hanay ng kabataan ang makakaalam ng paggamit nito? Bata pa lamang ang 21 taong gulang na si Ruel, marunong na siyang gumamit ng makinilya. Bagamat namulat sa makabagong teknolohiya, paminsan-minsan nagagamit niya ito sa paggawa ng kanyang assignment sa eskwela. Yung typewriter, para siyang lumang laruan na pag nakita mo ulit, masarap siyang balikan. Pero hindi mo na siya masyadong ginagamit sa pang-araw-araw. Di lang ang makinilya ang nanganganib sa panahon ng makabagong teknolohiya, maging ang mga gumagamit ng film camera at compact disc nangangamba na rin. Isa si Jay sa iilang nitatis na ngayon na nagpoproseso ng larawan gamit ang films. Ang mga kemikal na ginagamit niya sa pagpoproseso ng mga larawan, bihira na lamang daw ang mga tindahang pwedeng pagkunan. Ito, limitado yung nakakaalam na ngayon. Lalo ngayon, pawala na yung, hindi naman pawala, pakaunti ng paunti yung gumagamit. Marami sa photographers ngayon, hindi marunong na mag-shoot on film. Pero sa kabila nito, di pa rin iiwan ni Jay ang film photography. Well, I feel like a dinosaur, but I don't feel bad about it. Sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya ngayon, ang uso ngayon, maaaring laos na bukas. Matigil man ang produksyon ng makinilya sa mundo, di nangangahulugang matitigil na ang paggamit nito. Tuloy pa rin ang ingay, tuloy pa rin ang pagtitipa. Joseph Morong, GMA News.